ang boksingero na reincarnation ni Edwin Valero ng Pilipinas. Kinalibutan talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa pambihirang lakas na kanyang pinamalas. Hindi lang naman itong championship, lahat ng laban mo, 17-0, biruin mo 17-0, at saka 12 knockout. Pambihira. Mukha ka naman mabait, bakit hindi mo akalain na kaya mong mag-knockout ng tao? Pero ganyan talaga ang champion. Kalma-kalma lang, pero pag napasok sa ring, na iba na. Maraming maraming salamat sa iyong dinala na kasiyahan at to bring the pride of Filipinos sa iyong pagpanalo. Masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Yan ang inyong ginawa. Maraming salamat sa iyo. Yan mismo ang mga salitang binitawan ng Pangulo ng Pilipinas sa isang bagong kampyon na pambihirang lakas at husay ang pinamalas. Isang 3-time world champion lang naman sa unang round lang niya pinabagsak. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Japan, siya lang ang Pinoy na nagpabagsak ng kalaban. Sino ang Pinoy boxer na ito na undefeated at wala pang talo? Ang reincarnation ni Edwin Valero. May papalit na kay Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Si Mark Dave Sereno Apolinario, o mas kilala bilang Dave Apolinario, ay ang tinaguri ang Doberman ng Philippine Boxing. Nagmula sa General Santos City, Cotabato del Sur, Philippines. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng ating bida. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ng gusto ang pangangatawan niya. At boxing kaibigan ang naging dahilan upang kahit na papaano ay naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya sa pagsasanay at pag-iinsayo ay lalo niya talagang sinisipagan. Araw ng Biyernes, July 29, taong 2022, sa International Convention Center ng East London, Eastern Cape, South Africa. Sa bayan ng mga halimaw ay tumayo ang ating bida. Si Dave Apolinario ay haharapin ang isang nakakatakot na 3-time world champion na Aprikano. Si Gideon Botelesi ay isang class S na boksingero. Wala talagang naniniwala na matatalo ito ng ating kababayan. Bukod kasi sa matinding record nito na 3-time world champion, baluarte pa niya ang kanilang venue na pinaglalabanan. Pero round number 1 lang pala ang itatagal ng Aprikanong kalaban. Nagulat talaga ang mga Aprikano na nanunood sa venue dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Nakuha niya ang kampyonato ng IBO World Flyweight Division. Nanatiling undefeated ang ating pambato sa kanyang mga sumunod na laban. At nito lang February 22, 2024, araw ng Webes sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, ang magiting nating pambato ay muling lumaban. Makakaharap niya rito si Tanis Ongjungta ng bansang Thailand. Veterano ito sa edad na 31 anyos. May record na 12 panalo, 6 sa pamamagitan ng KO at may isang talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay 25 anyos lamang. May record naman na 19 na panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at wala pa pong talo. Round number 1, mas malapad ang katawan ng kalaban ni Kabayan. Nagtansyahan muna sila ng galaw at lakas sa laban. Pero mas nanaig agad dito ang lakas at bilis ng ating kababayan.
Sa round number 2, dikdika na ang labanan dito. Gustong makabawi ng Thai na boksingero pero magaling umiwas ang ating pambato at palagi niyang nasasapol ang kalaban nito. Round number 3, nanggigil talaga ang Thai na kalaban. Medyo nagkumpiyansa naman ang ating kababayan, kaya siya napabagsak sa laban. Tumayo ang ating boksingero, hindi pumayag na basta-basta matalo. Lumaban pa rin siya kahit nadihado. Sobrang laki talaga ng kanyang puso at nakapagpatama ng magaganda sa kalaban ito. Dito ay tinamaan ni Kabayan ng solid na kamao ang ulo ng Thai na kalaban. Dugo na ang ulo ng Thai na kalaban dito at itinigil muna ng referee ang laban pansamantala. Pinapatingnan sa doktor pero kaya pa daw niyang lumaban. Putok na ang ulo ng kalaban mula sa malinis na patama ng ating kababayan. Duguan na ang ulo nito. Sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang Thai na kalaban. Nakaamoy na ng dugo ang ating boksingero dahil sumabog na pala ang ulo ng kalaban nito. Target na target ni Kabayan dito yung nasugatang ulo ng kalaban. No? Paulit-ulit niyang ginajab, sinusuntok. Dito ay tinigil muna ng referee yung laban, pinatingnan sa doktor ang dugo ang kalaban. Bagsak ang Thai na kalaban pero tumayo pa rin ito kahit naduguan at muli pa rin siyang lumaban pero winasak na siya ng tuluyan ng ating kababayan. Kaya pala napahanga si Pangulong Marcos dahil pusong Pinoy, pusong palaban. Yan ang pinamalas ng ating kababayan. Tiyak na may bago na naman tayong boksingero na aabangan dahil malapit nang maging world champion ang ating kababayan.